Hello, good evening. Welcome back sa Alpamam PH. Sa ngayon ay sasagot tayo ng concern ng mga subscriber natin. Okay, so ang sasagutin natin ngayon ay yung taga Dubai. Isa siyang OFW sa Dubai. Okay, isa siyang lesbian. Okay, so ang concern niya ay hindi na niya mawari kung ano na talaga ang sitwasyon nila ng girlfriend niya. Kung mahal pa ba siya o hindi na. Kung ano talaga ang relasyon nila. Dahil nararamdaman niya ang girlfriend niya ay nanlalamig na sa kanya. Na dati ay lagi naman daw sila nagtatawagan pero ngayon hindi na. Kahit nasa abroad sila ay sila ay LDR, no? Magkaibang bansa sila. Abroad din yung girlfriend niya. Okay? So, ang ginagawa daw ng subscriber natin ay ini-stalk niya ang mga account ng girlfriend niya. Okay? So, sa pag-i-stalk niya ay meron siyang nadi-discover doon na meron ka-chat yung girlfriend niya nang tawagan nila ay babe. Okay? Kapag kinukumpronta naman niya yung girlfriend niya dahil sa mga nadi-discover niya ay ang tanging sinasabi lang daw ay huwag siyang magselos dahil wala naman daw yun. Okay? Pero ramdam ng subscriber natin na talagang may something dahil hindi na gaya ng dati yung nararamdaman, yung pinapakita ng girlfriend niya sa kanya. Okay, tinatanong daw din niya kung mahal pa ba niya ang girlfriend niya, kung mahal pa ba nila ang isa't isa, kung okay pa ba siya. Silang dalawa, hindi naman na daw nakakapagsagot ng maayos yung girlfriend niya. Parang nagagalit pa nga ata. Okay? So, ang i-advise po, mag-advisean po natin itong subscriber natin ayon doon sa nararanasan niya ngayon sa girlfriend niya. Okay. So, para sa'yo, Miss Subscriber, ang tanging ma-i-advise ko lang sa'yo ay itigil mo na ang pag-i-stalk mo sa girlfriend mo, no? Hindi kasi nakakatulong yan sa'yo. Okay? Hindi nakakatulong yan para manumbalik muli yung sabik ng girlfriend mo. Lalo ka lang mai-stress, no? Lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Kaya mas mainan, itigil mo na lang para naman kahit papano, marilax-relax konti ang sarili mo. Medyo mahirap. Talagang matetempt ka na mag-stalk dahil nga maraming pumapasok sa isip mo, pero disiplinahin mong sarili mo, pigilan mo hanggat maaari, huwag mo nang i-stalk, huwag mo nang pakialaman, huwag mo nang pasukin yung account ng girlfriend mo para hindi ka na mahirapan at para hindi ka na ma-stress. Huwag kang mag-focus sa kanya, mag-focus ka sa sarili mo, no? Okay, maglailo ka muna sa kanya at huwag ka munang magpapansin sa kanya, huwag mo muna siyang textan, huwag mo munang tawagan or huwag mo munang sagutin yung mga text niya or mga tawag niya, no? Dumistansya ka muna sa kanya at mag-focus ka muna sa sarili mo. Sa pagdidistansya mo at sa pagpo-focus mo sa sarili mo, mararamdaman niya 'yon, no? Maninibago 'yan siya sa iyo. So, yan ang kailangan natin. Kailangan natin na manibago siya sa'yo. Okay? So, kailangan magkaroon siya ng maramdaman niya na kaya makaramdam siya ng curiosity sa'yo. At kailangan makapag-create tayo ng mystery sa'yo. Dapat maging misteryoso ka sa kanya. Okay? The more na mystery ka sa kanya, the more na iisipin ka nun. The more na iisipin ka nun, the more na mamimiss ka nun. At sigurado ako, pagka nakaramdam na siya ng ganyan, tatawag at tatawagan ka nun. At hindi yun mapakali. Lagi ka nun iisipin. At yan ang kailangan natin gawin. Kailangan natin ibalik muli yung sabik niya sa'yo. So, nawala yung spark, hindi ka niya na-miss, kaya nagkakaganyan siya sa'yo. Okay? So, yan ang kailangan natin ibalik. So ayan, hopefully natulungan kita, Miss Subscriber. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa'yo itong video nito, paklik naman ang like at pashare na rin bilang suporta sa ating channel.
Okay, doon sa mga subscriber naman o hindi pa subscriber na nanonood sa video nito, eh kung may mga gusto kayong ipa-advise o kung nangangailangan ko ng advice, mag-email lang kayo sa email ad natin na alphamanph012@gmail.com at ating sisikaping sagutin ang mga concern niyo o kailangan niyo ng payo galing sa akin. Maraming salamat, ingat at hanggang sa muli. Bye for now.